Yo, what's up mga papi? Kamusta na naman kayo dyan? Andito naman tayo sa pang-unboxing na toy para sa mga nagre-request itong figures na to. Actually, mga figures. Isa to sa medyo in-demand na figures ng One Piece. Siguro, nakikita nyo dyan sa baba, no? Bali, dalawa ito. Alright, so, ayan o, ang laki ng box niya mga papi. Gear 4 na Snake Man. Alright, syempre, ang isa pang form ni Luffy. Ang Gear 4th na Bound Man. Ayan. So, parehas na Ichibancho itong dalawang to. Wow! Ichiban Kuji, Ichibancho. Okay? Para sa akin, parehas lang sila, mga papi. Kasi, before nagkaroon ako ng Ichiban Kuji. So, itabi muna natin sila rito, no? Okay, so, medyo malalaki. Malalaki sila. So, okay, bago tayo tumungo no, sa ating unboxing. Alright, kung hindi ka pa nagsusubscribe, pindutin mo na yung subscribe button sa baba. Alright, nandiyan dyan lang yan. Hanapin mo. Isama mo na rin yung bell. Alright, para updated ka sa ating mga bagong uploads at saka bagong videos. And syempre, shoutout kay Iverson Valerio. Shoutout sa'yo kay Sean Lloyd de la Rosa. And kay Hobie. Tama ba, Hobie? Hobie? Ayan, ha? Oh, ito, no. Number 24. Ayan, makikita nyo. Diba? Hobie. Hobie Bryant. Oh my God. Alright, tapos si ano, si Joshua Meliton at saka si Adutdutdutdut. Ayan, shoutout sa inyo mga papi. Alright, so itong napakalalaking mga box. Ang lalaki ng mga box niya. Dito muna tayo sa box ng Bound Man. So ito yung front. Ayan, nakalagay no, Ichibancho, One Piece, Bandai. Sa kabilang sa side, ayan, sa side. Alright, tapos sa back. Ayan. Tapos sa kabilang side, medyo close up ng Bound Man, medyo close up. Tapos dito tayo sa top view. Ayan. So yan ang ating Toei sticker nandiyan dyan. Ayan, parang may lunchbox na attache case, no? Medyo yung malaki talaga yung box nila, malaki. As in, dito naman tayo sa Snake Man. So yan ang harap ng box ni Snake Man. Astig din to Snake Man. Actually silang dalawa eh. Pare silang astig eh. Ayan, sa side ni Snake Man. So medyo naka-side view rin, no? Medyo naka-side din si Snake Man sa back. So nandiyan dyan yung kanyang iba't ibang angles. Ayan. Ito, sa kabilang side is yung close up. Okay, close up look ni Snake Man. Astig yun. Ayan, dito tayo sa top. So ayan, ang ating Toei sticker. So ganoon din, meron din siyang handle sa taas na parang lunchbox. Okay, so ito ang height niya, no? So kuwati natin. Uy, grabe. Ang laki nga. Yung height nitong box, no, is 12 inches. Damn. Laki. Malaki talaga. Sana, suggest ko lang, no, sa maker nito, no? Pwede naman sanang medyo i-compress ng konti yung box, no? So sayang yung space. Napaka-laki ng space ito sa loob. Damn. Alright, so makikita nyo mamaya pag in-unbox natin, mga bago. Okay, wag na natin patagalin. Unbox na natin. Let's go! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Grabe, ang ganda nitong dalawa na to. At yung na-amaze pa rin ako sa kanila, no? Sa quality pa lang, as in, solid. At saka medyo malaki to, no? Top-notch yung quality. Superb yung details. As in, solid. At saka, mabigat sila, mabigat. So, dito muna tayo sa kay Snake Man, no? Kay Snake Man, sa mukha ni Snake Man, yan. Grabe.
top notch ang details, mga papi. From buhok, ayan, kung makikita niyo yung buhok, ayan, grabe oh. Tapos yung mukha, ang ganda ng detalye ng mukha. Ayan, ultimo yung kanyang katawan. Sa overall, maganda talaga ng details, ang ganda ng details. Ayan, tapos yung balat ni Luffy, grabe. Ayan, so makikita niyong mga ugat-ugat ni Luffy kahit yung ano, grabe. Damn, tumambay na ata to si Luffy sa ano eh, sa gym. Grabe yung abs, mga papi. As in, grabe. Oh my God, abs. Damn. Tsaka ano to, ano si Snake Man, more on parang slimmer na Gear 4. So fit na fit, fit na fit siya, so slim. So ayan, sa back naman oh, grabe oh, yung likod, grabe. Kala mo yung ano, grabe, bato-bato eh. Ayan, tapos yung kanyang straw hat. No, actually, hindi ko pa alam ang kwento na itong Gear 4 na to, no? Kasi hindi ko pa siya napapanood as of now. Okay? So, may nakikita akong yung straw hat niya. May nakapatong eh. Alright? Yung straw hat niya nasa ilalim. Tapos may nakapatong rin na straw hat din ata to na color black. So, hindi ko alam kung anong storya niya, no? So, malalaman pa natin. Okay, by the way, nasa episode 470 na ako. 470, oh my God. Pinagmayaman pa yun. Alright, so dito naman tayo kay Bound Man. Okay, same. Grabe. Si Bound Man naman nasa ano, nasa chubby. Chubby side. Grabe, ang taba naman dito ni Bound Man. Yung mga braso niya, ang lalaki. Yan ang nakita ko. Grabe, kahit yung tingnan niyo yung kanyang kamay, ang laki. Ultimo yung kanyang kamao. Napakalaki. Tapos yung grabe yung details ng mga ugat. Damn! Solid, solid talaga. Tapos yan yung mukha ni Luffy dito, no? Ayan, medyo may pagka-chubby ng konti, no? Compare dito kay Snake Man. Ayan, no? Ayan, mas manipis ang mukha ni Snake Man. At saka, ayan, long hair. Long hair si Snake Man. Mas mahaba yung buhok niya compare dito kay Bound Man. Ayan, grabe. Damn! Tapos yan, yung straw hat, no? Tapos hindi ko alam kung ano itong nakapatong dito sa straw hat ni Luffy. Na, sa kung ano yung white na yan. Ultimo yung short. Ayan, ang ganda ng details. Ito naman, may abs pa rin to kahit medyo buff dito si ano ha. Si Bound Man ha, may abs pa rin. Lupit talaga ni Luffy, grabe. Damn! Isa sa mga favorite ko na Gear 4 to. Okay, as in solid talaga, solid na Gear 4. Medyo pricey nga lang siya compare sa King of Artists na Gear 4. Pero napakalayo nito sa King of Artists na Gear 4. Tingnan natin ang height, no? Ang height nitong Bound Man. Si Bound Man, ayan, sukatin na lang natin sa pinakamataas na part niya is, which is ito. Nagre-range si Bound Man mga 9 inches. Si Snake Man naman, ayan, 9 inches. Mga less than 9 inches ang height nito, mga to. Size comparison natin sa malalaking figures, okay? So, para lang may idea kayo, siguro naman may idea kayo dito sa dalawang to. Meron tayong Zoro. Ayan, Zoro na Manga Dimension. Okay, at saka syempre Monkey D. Luffy na Grandista rin. Okay, Grandista Nero to si Monkey D. Luffy. So malaki talaga ang Grandista. So sinukat natin sa medyo malalaking figures. So ayan, no, halos pumantay sa Grandista, mga papi. So ayan, para lang may idea kayo sa size. So malaki, malaki tong dalawang to. Okay, kung hindi nyo pa napapanood yung ating unboxing nito, no? Okay, so lalabas na yung link dyan. Grandista Nero, Luffy. Ayan, panoorin nyo mga papi. Pag may lumabas dyan na link, click nyo lang yun. Click nyo lang. So, ganun din dito sa ating Grandista Manga Dimension Zoro. So, lalabas din dyan yung link. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin natin mga papi. Para mas makita nyo in full details itong ating mga special guests. We'll be right back.
Grabe, di ba? Sabi sa inyo, solid, di ba? Sabi sa inyo, napaka-solid, grabe. So, yun nga, para sa akin, itong dalawang to, isa na sa pinakamalulupit na Gear 4. Sana nag-enjoy kayo mga papi dito sa ating malupit na unboxing. Siyempre, pasalamat din tayo sa ating special guest. Ayan, special guest natin, no, si Monkey D. Luffy Grandista Nero, saka Manga Dimension Zoro Grandista. Salamat sa inyo, ha? Salamat sa inyo sa pag-guest, ha? Ayan, kung hindi ka pa nagsusubscribe, ha? Pindutin mo na subscribe button sa baba. Isama mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga vlogs and bagong uploads. Okay, and syempre, pa-follow na rin ang ating Yo Papi's Hobby Corner. Alright, dyan tayo nag-showcase ng mga toys and minsan nagla-live selling din tayo dyan, mga papi. So, check it out! Hanggang sa susunod nating unboxing, mga papi. God bless sa inyo. Keep collecting toys. And peace! Bye-bye! Ganda nito, promise. Ganda. Bye-bye!